charm and also with the AoE ultimate, bigla ka secure kaagad siya ng is either isa o dalawang heroes na pwedeng mag-dish out ng damage in a group ng AoE na ikaw pa yung offlane heroes. So parang okay din yun, pwede din siyang gawing maging frontliner sa side ng Aura PH, and I think that's the call sa side ng Aura. Talagang go full ham, go early game, secure the early game kills para mag-snowball ka agad si Lord Hades. And this is it. Pumasok na tayo sa Celestial Palace para malaman na natin kung ano nga ba magaganap dito sa game number 3. Tignan natin, ladies and gentlemen, match point na ang Execration habang ang Aura naghahanap pa ng opportunity para mabawi, ma-even out ang games and ma-force sa game number 5. Split screen tayo sa may top lane. We have Kel'ra gamit ang kanyang Alice. Sa middle lane naman, Etomax and Greed. Very cute na sa top. Siya sa ganyan. And Renjo, kung nakikita mo kung ano ginagawa niya, hindi enough yung damage ng Renjo para harasin talaga siya totally as long as may minion. Pero dito nagkakaproblema. Paano pag wala ng minion? Yun. Pero Etomax with the rotation, Soul Bloom, Benny Cutie magiging target. And Etomax, tumalon, flicker in. Benny Cutie still alive. Wow! Etomax ang magiging target and Greed pumasok with a Farsa play. And tignan natin kung paano nila gagamitin to. Kasi unang-una, kumukuha na ng turtle dito si Kiel. Napakabilis. At mukhang nakita rin kaagad ng Aura PH ang attempt dito ni Kiel Vijet. Mukhang sila magpapatuloy. Renjo nasa likod din with the backup. Pero with the wings by wings mobility from Greed, mukhang mapapabilis masisecure nila kaagad ng turtle. Mm-hmm. And mainit ang bigayan. Execration. Falling left and right yung objective. And unti-unti nilang nauubos ang energy shields sa may bottom lane. Habang sa top lane naman, Order of Brilliance will be popped by Benny Cutie. And JP coming in, kinagat si Etomax. Etomax! Just pops! Grabe yung, grabe yung kuhay. Kumbaga, mag-circling eagle ka man doon, hahabulin at hahabulin ka pa rin ng Feather Strike, and that is going to be your death. Pati may kita mo yung yung patience game dito ni Greed. Talagang hinintay niya numanding muna yung Matilda Airlines bago niya ulit ipop. Ikot-ikot lang si Greed, naghahanap ng kill, at yun din ang ginagawa nila sa may top lane. Kel ka na naman ang hinabol at kel ka na naman ang kinagat. Flowing blood nandun sa may gilid at hindi siya makakatakas kasi na alam mo yun, extra gold. Pati nakilam naman natin yan kapag nagkaroon ng COD, Clock of Destiny, pati Lightning Truncheon yan. Mas masakit lalo, pero talking about Lightning Truncheon. Bagay dun, yung malaking bagay dun, yung movement speed kung meron man. But then again, Greed. At si Kel'ra ang nabigyan, si Kel'ra ang na-stun, and eto Max Greed. Sila talaga nag-aabulan. Tempest of Blades, ang daming nahuli, ang daming tumalon, and Kilowatch dito, ang pagbangon ng api. Hindi na nila itutuloy. Hindi nila itutuloy. Okay na yung si Kel'ra lang muna. 17 seconds. Kapag umoverextend tayo dyan, malaking yung capability ng Execration for a turnaround. Again, meron silang Etomax. Meron silang Guiding Wind. Soul Bloom pa lang, napakasakit na. Pero Execration, mukhang nag-aabang na naman. Popping the grabber split from Renzio. At eto ah, Circling Eagle. Nagkahulihan na naman si Lord Hades ang naging main target. And that was a great move para kay Etomax, kasi kahit pa paano, natanggal niya si Etomax doon sa may pit at hindi siya makapag-deal ng damage sa ibang members ng side ng Execration. Ben Cutie, Chaos Darkening, pumasok, nagalit kay Etomax, and here comes Renjo trying to get the kill, pero nag-regen sa tamang panahon si Ben Cutie ng isang magandang chance with a nice final blow. Literally 4 turrets away from Philippine representation sa MSC. Kiel VJ, mapapaalis siya, and Kel'ra, what the player! Nakahuli ng apat! Oh my goodness! Makatakas pa siya! With the Winter Truncheon play, hindi nakatakas si Greed, at ito na yung hinihintay nilang pagkakataon, Execration. Tapos na ang boxing. Tapos na ang boxing. And that was a saving grace para sa side ng Aura. At least, wala doon si Kiel VJ, and wala talaga si Kiel VJ na slam dunk! Eto Max and the others, tumatakbo na sila, flicker out, Winter Truncheon, and Kel'ra dito with the magic damage na babato niya sa lahat. Kilowash gets out,
Lord Hades gets out. Benny Cutie, ayaw na din. Ayaw na rin talaga makipagbakbakan dito. Pero Benny Cutie, talagang hinihintay niya. Huwag kayo sa sort, maging 4v4 fight yung next Lord fight. At yun nga mangyayari dito. Terse, Lord Hades. Lord ang punto at Lord babagsak. Yung mga members, Lord Hades, Sliver of HP, mauli siya ni Kenra. Grabe na yung aggression na pinapakita na execution dito, Greed, trying to fight for his life. Renjo, makakatakbo siya sa kamay niya. Benny Cutie ang magiging target nila. Hinahabol ng tatlong member. KelVJ, nandun siya sa may buff. Whoa. Hindi niya pinapakialaman yung ibang members. Benny Cutie, Hades, JP. They... Sa loob, mukhang hinatak nila sa loob ng well. Nasa loob na, Renjo, kinagat, immortality popped. And far sa doon, meron pa siyang Felid Air Strike, pero sabi ni Kilowash, ako nang bahala dito, meron akong ultimate. Nag-aabang si Lord Hades sa likod, ha? Nag-aabang siya ng magandang opening. Ito na, with the poise, Felid Air Strike, drone sa player para kay Kelra. Mukhang maiipit siya ni Kilowash. Kilowash, again, moving forward here, Chaknu with the next target, Hades. Wilbin was going to take down the Lord, pero execration, unti-unti na nauubos ang Aura PH, triple kill para kay KelVJ. And KelVJ, Renjo, Etomax, sila ang buhay dito. But for the side of Aura Philippines, Lord Hades at Kilowash.